seremonya sa araw na ito. Ang banal na panalangin na gagampanan na OIC po ng Budget Office, binibini Eunice C. Eboras. Sandali po tayo, tumahimik at ilagay ang ating presensya sa Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa magandang araw na ito na ibinigay ninyo sa amin. Salamat din po sa paggabay sa mga kawani at opisyales ng pamahalang bayan ng Lopez na ginawa ninyong instrumento upang maisakatuparan ng kasalang bayan 2020. Gayon din po, Panginoon, dahil ang mga ikakasal kasama ng kanilang mga pamilya, mga ninong at ninang ay nakarating ng ligtas sa bulwagang ito. Basbasan mo po kaming lahat at naway maging matagumpay ang kasalang bayan na ito. Pantubayan po ninyo ang lahat ng mga ikakasal. Sana po ay mas maging matibay ang kanilang pagsasama bilang pamilya. Panginoon, patuloy niyo po kaming bigyan ng lakas ng pangangatawan, malinaw na pag-isip at mabuting puso upang ang aming mga gawain ay palagi pong naaayon sa inyo. Ang lahat pong ito ay tinataas namin sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Salamat po at maaari na po kayong maupo. Palakpakan po natin ang presensya ng ating pong minamahal, ating ginagalang na Senior Board Member ng ika-4 na Distrito ng Quezon. Kagalang-galang Dr. Isaiah Sunny Pinduino Banner II. Pagbibigay po kayo po sa ating mga lulikha at sa Panginoon para po sa makabuluhang gawain na ito na may kasapatuparan natin sa araw ng mga puso. Una po ay pagbali muli sa ating pong minamahal na punong bayan, kagalang-galang Reysia Mayubana, sa ating pong muli Vice Mayor, Tinang Adel Nelly, sa ating pong minamahal na Congresswoman Helen De Dulatan, sa katarungan po ni Ginoong Daniel Oyarte, sa ating po minamahal na board member ng Quezon, ang ating pong iginagalang at minamahal, kagalang-galang Isaias Diubana II. Sa kagawad po nandito ngayon, ni kagawad ni Isimilia sa napaganda niyang pangalan, kagalang-galang Sherry Ann S. Alivio. Sa mga kawain po ng tanggapan, lalo higit sa opisina ng Punong Bayan at sa LCRO staff. Sa mga ikakasal po na nandito ngayon, kayo po ay 41 parehas na nagtagumpay na nakakuha ng lisensya at naibubay po natin ang lahat ng mga requirements na kinakailangan para dito. Sa inyo po ang kasamang mga magulang, sa inyong mga ninong at ninang, sa inyong mga kaibigan, at sa lahat po na nandito ngayon sa bulwagan na ito, isang mapagpalang umaga po at araw ng mga puso sa ating lahat. So ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang Kasalang Bayan 2020. Ang Kasalang Bayan po ay isa sa pangunahing proyekto ng ating minamahal na punong bayan. Kaugnay po ito ng pagdiriwang ng ating National Civil Registration Month. Ito po yung tugon natin doon sa proklamasyon ng ating minamahal na Pangulong Corazon si Aquino noong taong 1991. At sa ngayon po, ito po ay ika-30 taon na po ng pagdiriwang nito. At ang kasalang bayan naman po natin ay ika-12 taon na po sa kasalang po yan. So ang tema po ngayon ay Shaping CRBS by Embracing New Trends in the Fourth Industrial Revolution. Yung po ang tema ng ating 2020 National Civil Registration Month. At kaugnay nga po ng hapon na ito, patuloy natin ginagawa ang pagkakasal po ng libre para po tayo ay makatugon sa hamon ng buhay sa kasalukuyan. So bakit po ba mahalaga yung kasalang bayan bilang proyekto ng ating punong bayan? Tignan nyo naman po yung hall, napakaganda.
taon-taon po may improvement. Kanina nakita ko yung mga pictures nyo, naka-flash na riyan. So first time po yan sa inuukit nating kasaysayan sa ngayon. So next year, baka may bago na namang tayong makikita. Kapag may punong tema, tumutupon po talaga tayo doon sa sinasabi natin na by embracing the new trends in the fourth industrial revolution. So maraming salamat po, Mayor, sa mabuting gawain na ito para sa ating lahat. Sa gaban po ng taga-Talang Sibil at sa pamahalang lokal po sa mga namimuno, kami po ay masaya na niyakap po ninyo ang salitang kasal o ginawa niyo po yung pinakamainam at pinakamahirap na desisyon sa buhay ng isang babae at isang lalaki na ito po ay ang magpakasal. So sa kaso po natin sa ngayon, mamaya po kapag iniproklama ni Mayor na ganap na kayong mag-asawa, automatic po yung legal section ay matatanggap po natin. Ito po yung blessing na may bibigay sa inyong mga anak at sa inyong pang magiging mga anak. Automatic po yung may mga anak na magpapakasal sa araw na ito, sila po ay magiging legitimo or legitimated children na po sila mamaya. Pero tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, ang ating kasunduan, babalik kayo sa aming tanggapan para po trabahuhin natin at iproseso yung tinatawag po natin na legitimation na ilalapat po yung February 14, 2020, Lopez Quezon sa birth certificate ng inyong mga anak. Hindi po ba napakagandang biyaya noon para sa inyong mga anak? So kami po ay muli masaya at inaasahan namin na kayo ay hindi nyo kakalimutan na after a year, babalik kayo sa office para po gawain yung ating mga kasunduan na dapat nating gawain. So muli po, isang magandang umaga at congratulations po in advance sa lahat po ng may kakasal sa araw na ito. Maraming salamat po, Ginang Amy Leon Boytizon. At malakas sa palakpakan po muli. Ngayon din po sa kanila, sa kanya po mga kasamahan sa Local Civil Registry Office. At sa pagkakataon po ito ay ating po mapapakinggan ng isang mensahe na magmumula sa nagdadala ng tunay at natural na kaunlaran dito po sa ating bayan. Mula po kay kagalang-galang Congresswoman Angelina Helen de Lunatar sa katauhan po ni Ginoong Daniel Oriarte. Maraming salamat po, Ma'am Charmaine. At una ay bago ako magsimula, hayaan niyo munang matiin ko siyempre pa ang ating mga katuwang ng ating namahal Dr. Helen dito po sa pagpapaunlad sa ating bayan ng Lopez. Sa pangunguna, siyempre pa, ng ating minamahal na bayan na Mayor, Mayor Rachel Lobana. At siyempre, sa kasama rin po ang ating minamahal na Vice Mayor, Juan Maria Adelaide Lee. Kapiling din po natin ang isang miyembro ng Sangguniang Bayan, Konsehala Ining Sibilia. At siyempre pa, aba ay ito ay ating matagal na katuwang ng ating minamahal Dr. Helen, hindi lamang sa bayan ng Lopez, maging sa ika-apat na distrito. Palakpakan natin ang ating senior board member, Bukal Sani Ubana. At pag-badiwin ng isang magandang umaga sa na pasimuno po ng ating pagdiriwa ngayong araw na ito. Ano po ang ating minamahal na namumuno sa sa civil register, ano po, ating palakpakan si Ma'am here. Ayan, palakpakan po. Salamat po at pagbati po ang pinararating ng ating minamahal na pinatawan. Una, ang pagbati ng Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Ang pagdiriwang ng mga puso, ang pagmamahalan. Ano po, kaya naman, very timely, ano po, na ngayon, isasagawa ang pag-isang dibdib ng 41 couples. Ano po, ay palakpak tayo! Ayan, napakaganda ng gaya. Ayon na po sa sinabi ni Ma'am,
Gawa ng taong-taong na kulit niya tayo na ito ay paganda po ng paganda po. Ang gaya, ano po, palakpakan naman natin po ang pamahalang lokal. Siyempre pa, kasama po natin dito sa unahan. Ano po? At yun, yung mga kasama rin nandun sa dulo. Gaway-gaway po kayo dyan. Mga kawani ng several registrar. Ano po? Salamat po. At siyempre sa Office of the Mayor. Yung mga kasama, ang pagbati ng ating minamahal Dr. Helen, ano po, sa inyong pagiging legal na mag-asawa. Ano po, alam nyo, sa kasalukuyan, medyo nakakalungkot. Ano po, yung pong ating mga kabataan ngayon, ay mayroong mga, alam nyo, mga sa mga video, ang dami kong napapanood, ayaw ko mang panuorin, pero ba't nalabas? Ano, nagka-flash? Na yung mga gawain na dapat ay privado. Ano po, at dapat ay ginagawa lang na isang legal na mag-asawang katulad ninyo. Ano? So ngayon, hindi na kayo mahihiya. Ano? Sapagkat legal na, ang mahihiya na ay kami. Ano po? Ayun. So, pagbati po sa inyo ng ating minamahal Dr. Helen, ang inyong matibay na pagmamahalan ay mas patatatagin ng ating pagdiriwang ng na araw na ito. Ano po? Sabi nga kanina, yung ating magiging, yung inyong mga anak, kung meron na po kayo, at yung magiging anak pa ay isa ng lihiti mo. Ano po? So, yun lamang po, mga kasama, hindi na ako pahaba pa, at nawa ang ating pong okasyon ngayon ang simula ng isang mag-ibay na pakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at sa nasyonal, nang sa gayon, yung ating palalakihing mga anak, magiging isang mabuting mamamayan ng Lopez. Ano po? At makakatulong sa kaunlaran ng ating bayan. So maraming maraming salamat po. Pagpaumanhin po ang ating minamahal na pinatawan Dr. Helen ay hindi po natin kapili ngayon sapagkat siya po ay patungo sa abroad travel po. Ano po? At isang opisyal na lakad po. So maraming maraming salamat po sa inyong pag-imbita, tuwi na, at mamaya po ay ipamamahagi po yung medyo pagpahilo sa inyong okasyon mamaya. Ano po? So lahat po ng couples ay makakatanggap po ng inumin na kalalasi. Ano po? So, ano po? Maraming maraming salamat po mula po sa servisyong tunay at natural ni Daniel Loriante po. God bless. Maraming salamat po, Ginoong Daniel Loriante. At ipaabot nyo rin po sa ating pong congresswoman ang aming pong pasasalamat dahil ang ating pong congresswoman ang may isang malaking ambag or kontribusyon dito po sa ating pong sinasagawang kasalang bayan. At isa pa rin pong mensahe ang ating mapapakinggan mula po sa ating ginagalang na senior board member ng ika-4 na distrito ng Quezon. At kung hindi po ako nagkakamali, ay siya po ang nagsimula ng kasalang bayan dito po sa ating pong bayan ng Lopez. Wala pong iba kundi si kagalang-galang Isaiah Sami Bituino Bana Disciple. Maraming salamat po, Ms. Charmaine. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating mga ikakasal sa araw na ito, mga kapwa ko ninong at ninang, sa ating pong mga kasama sa pamunuang bayan, siyempre kay Kusyala Ini, Vice Mayor Adeline, sa kinatawag po ng ating puting kongresista, Dr. Helen Tan, kay Sir Oriarte, Ms. Amy ng ating Katalan Sibil, at siyempre sa aking ka-Valentine sa araw na ito. Ha? Ang pinakamagandang mayor sa balat ng lupa, Mayor Rachel. Eh, palakpakan kayo. Kanina po, sa pagkakaon po sa itablado, ang napansin ko ay parang walang nangiti sa mga ikakasal. Tumatili kasala, hindi Berni Santo ito. Matili kayo nangiti. Ano po? Nangiti, ha? Baka may nagsisisi pa sa inyo. Baka may nabibilitan pa sa inyo, ha? Ay ngingiti ha. Ang dahilan, tumatinig na kilang araw. Ito po'y mahalagang araw sa inyo bilang mag-asawa. Ano? Kaya ngingiti? Ano? Kayong mga lalaki, hahawakan niyo ang kamay ng mga katabi ninyo at baka kung sino humawak niya, unahan na ninyo. Ano? Ha?
Kami ni Mayor Rachel, pag kami paluwas sa Maynila o pauwi sa Lopez, palagi kami mag-holding hands. Ha! At dapat ay palagi ipinadadama. Ano? Alam po ninyo, mga mayamahal na kababayan, sa panahong ito, napakahirap at napakadelikado ang pag-aasawa. Bakit po? Napakaraming hamon sa buhay mag-asawa sa panahong ito. Sa panahon po ito, naitala, pinakamarami ang nag-live-in. Itong henerasyon ito, mas marami po ngayon ang nag-live-in kaysa dun sa nagpapakasal. Yun namang nagpapakasal, ay inaaswang naman yung mga mag-asawa. Kita ninyo, dati-rati, pag tinatanong mo, nung unang panahon, na mayor ako, 1998, ano po ikaw? Ay, paano na po ako? Kailan po namatay ang asawa mo? Ganito, ganyan. Bawa, yung ilang mga taon ikaw po pala yung balo na. Ano po yung kinamatay ang asawa mo? Tiyo, lumipat na ako sa bahay. Dati sa makabilang buhay. Ngayon, sa makabilang bahay na. Kaya, ay magtitibay-tibayan sa pagbuhay mag-asawa. Buhay mag-asawa, napakahirap. Tayo mga tiga Lopez, ang mga kababaihan, iisang katangian. Ito, lahat ito, masasabi ko. Ang kababaihan Lopezenyo, iisang katangian. Dapis magmahal. Sobrang sinusa. Aba, ay lahat na lang ang pinagsisilusan. Ay, talaga ka. Oo. Makasabay sa kalsada. Pinagsapan nyo. Napakasabay, nakatabi sa pagkain. Kayo. Kaya kayo mga kababaihan naman, kayo yung masyadong, selos, maganda yan, ha? Yan ay tanda na ng pagmamahal. Pero pag napalabis, ay nakakasira ng buhay mag-asawa. Sa mga lalaki, nakakarindi. Imbis na makapagtrabaho ng husay, ay nako, talagang maririndi. Ito naman mga kalalakihan natin, yan, ang mga tiga Lopez, kalalaki. Yan, isa naman ang ating problema. Kung ang kababaihan natin, labis magmahal, silosa, ang mga lalaki, tiga Lopez, isang problema, gustuhin. Kaya ba yung mga lalaki, ha? Ay, pag may nakakita ng babae mas maganda at mas sexy sa asawa ninyo, titignan lang ito, titignan na lang, ha? Huwag kayong pipikit, baka mabundol naman kayo. Tingin na lang, ha? Huwag na susundan. Tingin sa lahat, huwag nang hawakan, ha? Yung kumpare ni Tico, San Miguel daw, minsan nagninong kami. Ang sabi doon sa mag-asawa, nagpapayo. Kayuhan niya mag-asawa ay magsama mabuti. Ikaw lalaki, pag may malapit namin sa iyo, at nanunokso, lumayo ka, layuan mo. Masama yan ang nakakasira mag-asawa. Kaya ayos na sana, palakpakan na kami. Ay kung bakit naman nakawig ka na. Pero huwag ka rin masyadong kalayo at kahit yung makasunod. Kaya kayo mga lalaki, kayo magiging matatag ha sa tukso. Ang dahilan, sayang. Sayang ang pinagsimulang panliligaw. Pagkakainikagastos yung naligaw kayo, sayang yun. Sayang ang araw nito. May mga ninong at ninang inabala. Tapos mamaya, sa handaan ko, pagkaharap, pagkabibida, kung ano pa. Tapos isang araw, magkakabili ang pag-asama, maghihiwalay, ay sayang. Panghihinayangan ninyo ang lahat ng naipundar ninyo. Ang dahilan, yan po ang bumubuo ng isang magandang pag-asama. Nung mayor ako, may umakit sa opisina, lalaki, nag-iiyak. Na hindi nagtulong ng pera, ay bakit ka po sa kapupunta? Sa Maynila po. Anong gagawin sa Maynila? Ay susundin ko po yung asawa ko. Ay ba't na sa Maynila? Ay nag-layas po. Ay ba't naman nag-layas? Ay sumama ko sa ibang lalaki. Aba, ibulot naman ako. Sandang mo ka ng pera. Dinagdagan ko na pati. Utok akong pera ha. Huwag mo lang sundan. Kumanap ka na ng iba. Alam ninyo, yung sagot ng lalaki sa akin na antiga ko, ang sabi ng lalaki, ay susundin ko po at mahal ko po yung asawa ko. Ganyan dapat ha. Ibig sabihin ay papahalagahan ang pagkasama. Makita naman ninyo, kaganda ng ating
kasal ng bayan ngayon, ano, o may mga, nakita niyo ang bulaklak, o, tas na lang. Eh, pero maganda tingnan, ano? May lichon pati, o lahat ng kinasalan. Ay, ayan, may lichon na kayo, ha? Mamaya, pumunta kayo doon, lumapit, kumuha kayo. Pero papayaran ninyo yun. Hindi nakasama dito yun, ha? Baka tayo mga dawin pa din, ano? Ay, sa araw kong ito, binabati ko kayong lahat, mga mamamayan ng Bayan Lopez na nagpasyang magtaling puso. Ipagmalaki ninyo ang araw na ito. Mahalin ang kagiyak, magbuo ng isang magandang pamilya. Ang dahilan dito sa Lopez, bagaman paminsan hindi nagkakaigi, ano, mapalad tayo sapagkat nandito ang inyong mga ninong at nina, mga kapamilya, ang pamahalang bayan. Nagpapahalaga at nagmamahal sa inyo. Bumuo ng pamilya, magtaguyod ng mga anak, maging mabuting mamamayan, at maging mahusay na tigaambag na kaunlaran sa Bayan ng Lopez. Alam niyo, pag ang pamilya, masaya, masaya ang barangay. Kapag ang barangay ay masaya, maunlad. Pag ang maunlad ang barangay, maunlad ang Bayan ng Lopez. Ano po, tatandaan niyo yan. Pag tayo ay isang maunlad na bayan, ang susi ay isang maunlad at masayang pamilya. Kapag ang pamilya natin sa Lopez hindi masasaya, buringot, ano, ay wala. Palagi sa barangay, maraming kaso, injustice, pare. Ano, maraming kaso kapyarin. Ano, mahina ang kaunlaran. Bakit? Sapagkat ang pamilya na pundasyon ng ating kaunlaran, mahina. Ano? Kaya kayo mga babae, kayo'y palagi mag-ano ha, ang mga asawa ninyo, ang alagaan kayo naman, mga kababaihan ng bisinyo, pag kayo nakapag-asawa na, huwag naman magkakalimot din naman pagdating ng panahon, huwag wala yung lipstick, ano? Ha? Kung bakit naman, pag itakasalaan, may lipstick, pag nagtagal na, naubos na, wala na. Pag nauwi sa bahay, ano? Ay magpabango man lang ng kahit ano, ano? Ano? Pag walang-wala talaga, 20 yung may 20 pa ba ngayon? Wala na, no? Ay, nung unang panahon, meron, ano? Ah, kayo naman mga lalaki, ano, paglilingkuran ng mga asawa, ha? Yan. Yung mga nakatira sa bukid, sa nayon, sa linang. Ano, pag hindi kayo napagbigyan, mag-iigit pa rin ng tubig, ha? Yung mga lalaki, pag hindi napagbigyan, tanghali na, nakahinga na. Ay, uhoy, mag-iigit pa rin. Eh, ano ka dyan? Pero pag napagbigyan naman, ang mga kalalakihan sa gabi, matilim pa, nagwawalis na. Lalaring-laring. Titigil na ako. Baka dito, habang nasalita, laki ng ano, pakimkibiyay, titigil na ako. Sa inyo po, mga mahal na kababayan, congratulations. Dalangin po namin ni Mayor Rachel ang mahaba, mabunga, at mapayapang mag-asawa, pagkasama. Sa mga ninong at ninang po, congratulations po, mabuhay po ang ating mga kakasal, mabuhay po ang dakilang Bayan ng Lopez. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, Bukal Sani Ubana, at talagang bukal, nakita ko na po silang mga nakangiti ngayon at medyo naiba na po yung ating ambience ng ating pong kasalan ngayon at nawala na po ang inyong mga kaba. Tama po ba ako? Ayan, tama naman. At maraming salamat din po sa presensya ng ating pong statistical analyst. Palapakan po natin si Ma'am Maylin Liape. Magandang umaga po, ma'am. At sa pagkakataon po ito, ay akin na po isasagawa ang seremonya ng kasal sibil. Akin na po tinatawagan ang ating po iginagalang na punong bayan at nagtataguyod ng pamilyang Lopezenyo, kagalang-galang, Rachel A. Ubana. Magandang umaga po sa bayanan Lopezenyo. Siguro naman kayo'y napatawanan ni Bukal Sani. Ay makikita ko na ang mga ngiti sa inyong mga lapi. Ayan, nakangiti na sila. Salamat po sa presensya ng bawat isa sa umaga ito. Ako po ay lubos na nagagalak na muli nagkakasama-sama po tayong lahat upang ipagdiwang isang napakahalagang yugto ng buhay ng isang magbubuo ng pamilya o ng mag-asawa. Sa pagkakataon po ito, sa pangalan po ng pamahalang lokal, pinabati po namin ang lahat ng aming ikakasal, ng aking ikakasal sa umagang ito, 41 pares po,
Salamat po sa inyong pagtitiwala sa ating pamahalang lokal sa serbisyong mga libre kasalang bayan. At salamat sa pagtangkilik po sa ating programang ito. Sa lahat ng mga magulang na nandito, binabati ko po kayo. Congratulations! Madadagdagan na naman po ang inyong lahi. Madadagdagan ang inyong pamilya. Sa lahat ng mga ninong at nina, pagbati din po sa inyong lahat, no? Mababawasan na naman po ang inyong kayamanan. Maibabahagi na naman po. So masaya dapat ang mga ninong at ninang na kayo ang pinili upang maging bahagi ng kanilang buhay may asawa. Kaya congratulations na rin po sa inyong lahat, mga ninong at ninang, hindi pa man natin na ikasal ang ating mga pares. Sa lahat ng mga lingkod bayan na nandito, sa ating pong ka-partner sa programang ito, at sa lahat ng mga programang pang-maulanan sa Bayan ng Lopez, of course, kasama po natin sa umagang ito at taon-taon na nagsasagawa po tayo ng kasalang bayan, lagi po natin kasama ang lola ng lahat, no? Ang tita, lola na lang ma, tita, no? Ang ating minamahal na pangalawang punong bayan, Vice Mayor Ma Maria Adeline Green. Magandang umaga po. Siyempre, ito ang tita naman ng lahat, ang konsehal po ng ating Sangguniang Bayan, Konsehal Bining Sevilla. At ako po ay natutuwa sa presensya din ng kinatawan, ng ating kinatawan sa Kongreso sa ika-apat na distrito ng Lalawigan ng Quezon, Congresswoman Helen Tan, sa pamamagitan po ng kanyang kinatawan, Ginoong Daniel Oriarte. Nandito din po ngayong umaga para po sa kaalaman ng lahat, si Congresswoman po ang ating major sponsor. Kami po hindi nakuha ng sponsor, pero ito po si Congresswoman dahil nagtanong siya kung anong kakulangan. Hindi, sabi ko po, baka po kailangan naman ng pampalula, sabi kanina ni Sir Dan. Eh di kayong lahat po na ikakasali makakatanggap ng pampalula. Mga inumin, ano po, na pwede naman ninyong gamitin sa ibang pagkakataon kung ayaw ninyong ipainom sa araw ng inyong kasal. Ano po, yun po yung simbolo din po yun, ng alak po ay simbolo ng lulang-lula sa pagmamahal. Di ba? Ayun pa nararamdaman ninyo ngayon, lulang-lula pa kayo sa pagmamahal. Oh, sana hindi kayo matauhan. Sana po ay magamit ninyo sa tamang paraan yung regalo po sa atin ni Congresswoman Helen, ha? Hindi gagamitin sa hindi magandang paraan. Yan. Siyempre sa araw na ito, ay natutuwa rin po ako na for the first time yata, ay sinamahan niya ako sa aking pagkakasal, no? Parang 4 na taon akong nagkakasal nung mula na ako'y naging mayor. Hindi ako sinasamahan ito sa kasalang bayan. Ba? Ay siya po kasi nakapagtagal na nagsasagawa ng kasalang bayan. Pero sa araw na ito, ay may kabalintino ako. Ay, tuwang-tuwa naman ako. Ano po? Ay, hindi pa naman ako napabalantayin. Baka mamaya. Ay! Salamat po sa presensya ng ating minamahal na bukal. Nagkikapat na disito ng Lalawigan ng Quezon. Bukal sa Yubana. Ayan. Palakpakan po natin silang lahat. Salamat naman at marami nang naipayo si Bukal. Kaya ako mamaya, sa paseryoso na lang ako. Ay, si Bukal ay may halong biro at seryoso, no? Biro pero totoo. No? Totoong biro. Ay, ganun pala. At sa umaga po ito, binabati ko rin ang presensya ng palagi natin kasama mula sa Philippine Statistics Authority, Ma'am Maylin Liave. Palakpakan po natin ang ating statistical analyst. At hindi po magiging matagumpay ang programang ito kung wala ang suporta ng ating mga kasama mula sa tanggapan ng pambayang taga-talang sibil sa pamuna po ng ating masipag, mahusay at maganda na Municipal Civil Registrar, Ma'am Aimee Legion Boybizon. Wala po na nagsagawa ng kasalang bayan si Mayor Sunny hanggang sa panahon ko, siya po ay ating nakakasama. Kaya nasusubaybayan po niya ang improvement ng ating mga seremonya. Nagbago ba ang disenyo ng ating bulwagan? Nagbago ba ang mga pinamibigay? Nadagdagan ba ang mga freebies? Ano po? Siya po ang nakakaalam doon. Sa lahat ng kanyang mga kawani na nandito, at syempre po sa ating mga katuwang mula po sa tanggapan ng punong bayan. Nandiyan po silang lahat, yung mga pauli-uli po yan, ay kasama po natin sa tanggapan ng punong bayan. Sa taong po ito, ay muli, libre po ang kasalang ito para po sa inyong lahat, handog ng pamahalaang lokal,
Libre po ang ating mga singsing na inyo pong ibibigay sa inyong mga partner. Tama po ba? Sabihan po ninyo ako pag kamali ang mga sinasabi ko. Libre ang mga cake na inyong dadalhin pag-uwi ninyo sa inyong mga tahanan. Hindi lang namin maisa-isa ang alak, pero sinagot na nga ni Congresswoman. Ano po? Pero mamaya, may alak din naman na libre na isang baso lamang. Yan po. Ay, kalahating baso lamang. Ayan. Siyempre, ano po ba ang mga libre natin ngayon? Meron po tayong, ha? Regalo! Ayan. Yan po ay starter set. Ibig sabihin, sa pagsisimula ng inyong buhay may asawa, nandyan yung inyong gagamitin, lalo na sa pagkain. Kaya yun po ang aming regalo sa inyo. Mahalagang kumain ng mag-asawa, di ba? Ayaw, yung mga niluluto ng asawa, babae o lalaki, dyan nyo ilalagay. Dahil pag yan ang ginamit ninyo sa unang nyong pagsasama, pagtatagal at suswertehin ang inyong buhay mag-asawa. Kaya gagamitin ninyo yan. Yan aming regalo na yan, na mami, ano po. At sa umaga po ito, sa araw po na ito, mapalatid po tayo na isa po sa ating kababayan na merong magandang farm dun sa Barangay San Francisco A ay nandito din po at siya po ang sponsor ng voucher para po sa libreng entrance sa kanilang Santinos Farmville. Palakpakan po natin si Mr. Lino. Ano nga ba? Villamor! Mr. Nino Villamor ay nakakaway-baway ka sa Nino. Ayan, naka-blue. At sila po ay may pinopromote na organic lechon na pwede rin po kayo mag-order. No? Hindi ko alam, baka may libreng patikim dyan kanisa, isang piraso. No? Tikim din po kayo mamaya. Makatikim kayo para kung magustuhan ninyo, mag-order po kayo no? Sa kanilang bagong produkto, ang organic lechon. At bumisita po kayo sa kanilang farm. Napakaganda po doon mag-date. No? Napakaganda magpahinga. No? Ganyan. At sana po ay may promote natin yung ating Santinos Farmville dito sa Bayan ng Lopez. Ayan. So muli, sa umaga ito, maraming salamat sa bawat isa. At bago po sisimulan ang ating pagkakasal, may hingin ang paumanhin sa mga litratista dyan, no? Na ito po ay solemneng seremonya. Pwede na pong mag-picture pagkatapos po ng ating official na pagkakasal sa mga magkapareha. So, ito muna po mga official photographers natin ang ating pinapayagan na kumuha ng mga litrato. Ayan. So, simulan na po natin ang seremonya ng pagkakasal. Ang kasal po ito ay kasal sibil. Halintulad po ito sa kasal sa huwes, sa ministro, sa pari. No? Ang kaibahan lamang po ay wala po itong paspas ng reliyon o pananampalataya. Ang mangyayari po, pagkatapos po kayong makasal, ang dadalhin na ninyong apelido ay ang apelido ng inyong asawang lalaki, no? At hindi na kayo pwede magpakasal sa iba. Lalo na ang mga lalaki, no? Hindi na kayo pwede magpakasal sa iba, ganun din ang mga babae. At, pero, pwede pa kayo magpakasal uli sa mga simbahan o reliyon na inyong kinahanipan. Pero, ito na po ang official na dokumento na gagamitin ninyo kahit saan naman kayo at ilang beses mo kayo umulit na pagpapakasal. Okay? So, ang ating po seremonya ay maiksi lamang yung ating pagpapahayag ng mithi magtipan, pagbabasbas sa mga ninong at ninang, yung aking formal na pagkakasal. Ihuli na natin yung pagsusot ng singsing dahil yung pagtatali na sa inyo, no? Yung sagisag na kayo ay may nagmamayari na nagmamahal sa inyo na walang simula at walang hanggang pagmamahal. At yung huli ay yung pong pagbibigay ng unang masuyong halik. No? Doon sa pagbibigay ng masuyong halik, ay gagaya kayo sa amin ni Bukal Sandy. Kasi dapat may masuyong halik din kami. Ano? Biro lang po. Okay, simulan na po natin ang seremonya ng pagkakasal. Inaanyayahan po na tumayo ang lahat ng mga ikakasal po natin. Huwag na pong tumayo ang mga ninong at ninang. Okay, kung handa na. Ating po mga katanungan, mga pinamahal na mga ikakasal, ay sasagutin po natin ang upo. At malakas dapat ang sagot. Ang mahina ang sagot, uulit. Dapat malakas. Okay? Kahit po nandyan kayo na may kitang-kita namin, kayo na may captured ng ating video.
lahat kayo po ay magkakaroon ng libreng kopya ng ating video ng ating pagkakasal sa umagang ito. Ako ngayon nakadalo ng isang pagkakasal sa isang lalawigan, isang bayan, ibang lalawigan, ay hindi ganito karangyan. Ay napakapalad po ng mga Lupizenyo na ganito namin kayo. Kaganda ang inyong reception. Kaya namnamin po ninyo ang pagkakataon ito. Bago ang lahat, tingnan ninyo ang inyong mga kapareha. Tingnan ninyo ang mukha. Yan pa yun. Tingnan ninyo kung yan ba talaga yun. Baka nagkapalit-palit at pagkatabi kayo, ha? Baka iba yung mahawakan. Oh, yan na. Yan na yan. Tama? Ayan. Sige, kung yan na yun, pero bago po simulan ang kasal, tatanungin ko po, bagamat nakaupo ang mga ninong at ninang, mga minamahal na mga ninong at ninang, pinanumpan ba ninyo na ang tatanggaping matrimonyo ng ating mga ikakasal, ang inyong mga inaanak, ay walang hadlang? Wala po kayong walang nahadlang? Ayan, kung wala pong humahadlang, ay sisimulan na po, itutuloy na po natin ang seremonya ng pagkakasal. Cherry Rose Rodas Rubite, Jessica Esteban, Arlene de los Santos Piquillos, Jane Beso, Janet Oxina, Mayrin Sambahon, Vilma Ibanez, Eloisa Asalto, Jenny Rose Azubardo, Meljoy Ramirez, Rosemary Tut, Rina Sopranes, Jocelyn Poma, Elizabeth Peneloza, Aiza Velasco, Abigail Argusino, Asleya Makabangon, Maribeth Panesa, Bernadette Valencia, Evelyn Terol, Erica Rolda, Rovivian Catan, Crystal May Dasilio, Maricar Felicitario, Cleo Maris Paligar, Maylin Reyes, Miriam Establi, Lorizel Nota, Karen Villafuerte, Bernadette Dula, Berna Arellano, Lani Arellano, Alma Hernandez Paglinawan, Riseline Magante, Maria Cindy Buwag, Maricel Velasco, Maricel Milo, Shirley Bantayan, Marisa Saavedra, Mila Paglinawan Ruben, Aisel Nagrampa. Sumasang-ayon ba kayo na maging asawa ni Michael Madera, Edgar Favorada, Joseph Villegas, Mark Anthony De Mesa, Ronald Narinda, Mervin Cielo, Victor Alemania, Rachel Upas, Renan Riqueron, Jamar Madrideo, Michael Mojico, Samuel Talasina, Arnel Perion, Rodolfo Luna Jr., Eden Antor, Irvin Francisco, Rodelmar Nate, Joel Magdasok Jr., Albert Doralba, Jonathan Delagan, Aljan Palaganas, Manolo Javier, Jiho Laraquel, Alfred Agaton, Norlan Clete, Elvis Ocliar, Anthony Samson, Jimmy Laudit, Jason Alano, Ricardo Abitas, J.R. Amor, Dairic Abizado, R.J. Corazon, Iceperial Manes, Franklin Borromeo, Emilio Maceda, Bonifacio Tutay Jr., Raul Maniego, Joey Lingkuran, Christian Manias, at Arnel Miklat. Masangayin po ba kayo? Opo. Pinanumpan ba ninyo sa harap ng Diyos at ng batas na ang inyong magiging asawa ay kakasamahin niyo sa buong buhay? Opo. Pinanumpan ba ninyo na mamahalin niyo sila sa... isa na lang ha. Pinanumpan mo ba na siya ay mamahalin mo sa buong panahon? Opo. Buong puso bang pagkakalob mo sa kanya ng iyong sarili bilang may bahay? Nakalaan ka bang balikarin sa piling niyang panagutan ang buhay may asawa? Opo. Pakibaba pong kamay ang mga lalaki naman. Di ko na bang ipili sa isang inyong mga pangalan? Lalaki, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay? Opo. Ang iyong asawa. Tama, excited. Nagsagot na agad. Pinanumpan mo ba sa harap ng Diyos at ng batas sa araw na ito ay maging asawa ka ng iyong kapareha? Opo. Buong puso ba ang pagkakalob mo sa kanya niyong sarili bilang kanyang asawa? Opo. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niyang panagutan ang buhay may asawa? Opo. Salamat po. Pakibaba na pong kamay. Umarap po sa inyong mga kapareha.
Marami, lumabas po kayo sa mga upuan ninyo, ha? Lumabas po kayo. Yung mga, umabante nga po ng kaunti, yung mga nandyan niya. Abante-abante ng kaunti. Labas po dito po sa harapan nito. Labas sa lamesa. Para po yung mga nasa sulok ay hawak po ng kamay yung partner. Hawak kamay. Dalawang kamay. Dalawang kamay, tumingin po sa inyong makapareha. Tingin. Eye to eye. Heart to heart. With feelings, ha? Ito'y mula sa puso dapat ng pagsasabi. Ang unang pong magsasabi ay ng lalaki. Lalaki muna, papanggitin ito sa kanyang kapartner na babae. Titingnan ng mata habang nagsasalita, huwag sa sahig, huwag sa langit, huwag sa bubong, ha? Huwag sa akin, higit sa lahat. Sige. Tingnan po, para sincere. Mula sa puso po dapat ang pagsasabi nito. Pakibanggit po ang pangalan ng inyong partner na babae. Pakibanggit na po. Sa harap ng Diyos at ng batas, tinitipan kitang maging aking may bahay sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ang aking ibigin at itatanging karugtong ng buhay ngayon at kailanman. Yan naman, ang mga babae naman magsasalita, tumingin muli sa mata ng iyong asawa at bukusong sampitin ito. Pakibanggit po ang pangalan ng inyong asawa. Nabanggit na ba? Sa harap ng Diyos at ng batas, tinitipan kita, maging aking asawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang aking ibigin, at itatanging karugtong ng buhay, ngayon at kailanman. Susuot na po natin, sisingit na natin ang pagsusuot ng singsi. Pakikuha po ang singsi. Ang una po muna magsusuot ay mga lalaki. So po ninyo. Kuhain muna ang singsi para sa mga babae. Hawakan ang kamay, kaliwang kamay ng babae. Lalaki po muna ang isusuot sa babae. Ang babae muna ang susuotan ng singsi. Hawakan ang kaliwang kamay ng mga babae at sampitin po ito ng mga lalaki. Pakibanggit po ang pangalan ng inyong may bahay. Kailan may di kita pagtataksilan. Suod mo ang pakainatan. Ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan. Ito po ang singsing. Mga babae naman, kuhain ang kanang kamay ng inyong kapartner at bago po isuot ang singsing ay banggitin po ang mga ito. Pakibanggit po ang pangalan ng inyong asawang lalaki. Kailan may di kita pagtataksilan. Isuot mo ang pakaingatan. Ang singsing na ito, siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa pagkakataon pong ito, mangyari tumayo po ang mga ninong at nina. At banggitin po ang mga ito. Minamahal namin. May banggit po ang pangalan ng inyong mga inaanak. Pangalan ng mga narito, kami nagpapatunay na kayo'y mag-asawa na. Umaspalad namin kayong tinatanggap at makakaasa kayo sa aming tanghili at panalangin. Maghawak kamay po muli ang ating mga ikakasal at sa pagkakataon po ito, kayo po ay formal ko na pong ikakasal. Kaloob ng umigiral na batas ng Republika ng Pilipinas bilang punong bayan ng Lopez Quezon, kayo Michael De Torres Manera at Sherry Rose Rodaste Rubide, Edgar Paborada at Jessica Esteban,
Joseph Villegas at Arlene de los Santos Piquillos, Mark Anthony de Mesa at Jane Beso, Ronald Marvina Miranda at Janet Oxina, Mervin Cielo at Mayrin Sambahon, Victor Alemania at Vilma Ibanez, Rapel Cupas at Eloisa Asaldo, Reynan Requeron at Jenny Rose Azopardo, Jamar Anuada Madridillo at Meljoy Ramirez, Michael J. Mujico at Rosemary Tud, Samuel Taracina at Rina Sopranes, Mel Perion at Jocelyn Poma, Rodolfo San Lorenzo Luna Jr. at Elizabeth Peñaloza, Eden Cantor at Aiza Velasco, Erwin Francisco at Abigail Argusino, Rodelmar Nate at Astrea Mabamon, Joel Balag Magdasok Jr. at Maribel Panesa, Albert Doralba at Bernadette Valencia, Jonathan Ilagan at Evelyn Terol, Aljan Palaganas at Erika Rolda, Manolo Javier at Rovivian Catan, Joel Laraquel at Crystal Dasilio, Alfred Agaton, Maricar Felicitario, Norlan Clete at Cleo Paligar, Elvis Clear at Mylin Reyes, Anthony Alcantara Samson at Miriam Tabli, Itabili Tabli, Jimmy Otlautit at Lorizel Nota, Jason Alano at Karen Villafuerte, Pilicardo Ablitas at Bernadette Ula, J.R. Amor at Berna Arellano, Dairy Atisado at Lani Arellano, R.J. Corazon at Alma Paglinawan, Irish Depanes at Reselen Magante, Franklin Borromeo, Maria Cindy Uwag, Emilito de los Santos Maceda at Maricel Velasco, Bonifacio Tutay Jr. at Maricel Pilo, Raul Maniago at Shirley Bantayan, Joey Lingkuran at Marisa Saavedra, Joey Christian Manias at Mila Paglipuhuben, Arnel Miklat at Aisel Nagrampa ay aking ikinapasal. Buhat sa araw na ito, kayo magsasama, magpamahalan bilang isa ng katawan sa harap ng lipunan ng batas, kayo ay kinikilala ng mag-asawa. Palakpakan ko natin ang bagong kasal. Congratulations and best wishes. At ngayon ay igagawad ang unang masuyong halik, pero dito po sa harapan mamaya igagawad ang masuyong halik din ulit. Pero dyan, sa ulitin natin, ha? Para sa picturean mamaya dito, may masuyong halik pa rin. O gusto nyo mamaya na lang. Ang ngayon na, ngayon ay igagawad ang unang harap, harap, titingin sa asawa. Yan, asawa ninyo. Yan, asawa na ninyo yan. Mga 5 minuto paghalik. Ang pinakamatagal ay may premyo. Ngayon po ay pwede na ligawan ang unang legal na masuyong halik. Balik sa inyong mga upuan. So ngayon na kayo po ay official na na inaing aking naikasal, ang aking lang po mga paalala sa ating mga magkapareha, tandaan ninyong, dapat ninyong tandaan na ang tinanggap ninyong matrimonyo kailanman ay manatili at hindi maaaring bawalang isa. Ano po, sa ilalim ng batas ng ating bansa, wala pa po makapagbawalang isa sa inyong kasal. Ang tungkulin ninyo bilang mag-asawa ay padama ng buong katapatan ng pagmamahal sa bawat isa. Kasama nito ang pagpapakita ng tiwala, respeto at malawak na pangunawa sa bawat isa tuwi na. No? Naalala ko kanina, nabanggit na ang mga panahon ngayon, very challenging sa mag-asawa. Tunay po na sa tingin ko, ang pag-asawa ay patibayan po talaga. Ano? Patibayan, no? Unawaan. Hanggang sa kaya pa, ang turo sa akin ng tatay ko, maximum tolerance. Bata pa ako, tinurunan niya sa akin yan. Sabi niya ay, basta maximum tolerance ka. At hanggang ngayon, na matanda na ako, tumatanda na, ayan pa rin ang akin nagpapatubay sa akin, no? Maximum tolerance.
hanggat kaya mo piisin, piisin mo yan, no? Dahil, pinili mo yan eh, pinasok mo yan, choice mo yan, wala namang nag-utos siguro sa inyo. At sabi niyo, walang nagpilit sa inyo. Meron ba pumilit sa inyo na yan ang pangakasalan ninyo? Wala. Apo. At huwag kayo masyadong mapaghanap sa inyong mga asawa. Dahil alam naman natin na walang perfectong tao. No, alam niyo kahit yung mga pinakamagaganda na, akala niyo perfect na, no? May mga imperfections pa rin sila. Dahil ang perfecto lamang ay ang Panginoon, no? Ang tao ay hindi perfecto. At tayo ay we're trying to be perfect like God. Pero we're just trying, no? Kaya kung maging perfect man tayo, maswerte tayo na nagawa natin 'yon. Pero dapat unawain natin na, maunawaan natin na walang perfectong tao. Yung pinakasalan ninyo, gaano man yan kaganda, gaano man ang itsura niyan, marami pa rin siyang pagkukulang bilang isang tao. At ang imperfections na yan na pinakasalan ninyo will be perfected by your love for each other. Magiging perfecto lamang ang partner ninyo kapag tunay ang inyong pagmamahal sa kanya. Tama? Dahil kahit ano itsura ng pinakasalan ninyo, pero basta mahal mo siya, siya na ang pinakamagandang lalaki, siya na ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Dahil siya ang pinili mong mahalin. Diba? So our imperfections will be perfected by our love for each other. Kaya nga, sinasabi, love is blind. Dahil hindi nakikita ng tunay na mamahalan ang mga kakulangan ng bawat isa. Sa physical man yan, na anyo o hindi. Diba? Oh, pag sinabi ko, kaya yun, ang ganda-ganda ng ganito, ang gani-gani-ganit ng isa, yung partner ay ganyan, no? Huwag tayong magtaka, dahil sa mata nila, sila ay perfecto. Na tinakpan na nila yun, hindi nila nakikita kung ano man yung hindi maganda sa kap. Sa hindi ito literal na ganda ha, kung ano man yung ugali, halimbawa, na hindi gaya kagandahan sa tingin ng iba, pero sa tingin na nagmamahalan, maganda yun. So, ganyan po yan. So, stay in love, mga kasama. Kaya po natin isinagawa ang ating kasalambayan sa araw ng mga puso para po talaga namang ipaalala sa inyong lahat na kailangan, nandiyan palagi ang pagmamahal araw-araw. No, dapat ipadama, dapat ipakita yan sa inyong kapartner. Hindi porket na nakasal na kayo, no? Yung iba, ay, tapos na makasal, bayain na. Dati, may pa-text-text pa. Kumain ka na ba? Diba? Naligo ka na ba? O, ngayon ay hindi ko hawak ang kaldero. No? Yung mga ganyang mga salitain na, no? Wala nang pakialam, hindi na nagtatanong. Dapat kung anong pinagsimulan ninyo ay i-improve lang ninyo araw-araw, no? And improve your relationship every day as you improve yourselves. Yung inyong mga sarili ay kailangan din ninyong i-improve. Katulad ng sinabi ni Bukal, kung kayo'y nakalipistik na yun, ay di ba dapat sa araw-araw naman ay hindi makalipistik pa rin, di ba? Hindi naman forget na naikasal na, hindi na kayo nagsusuklay. Kailangan i-improve din ang inyong mga sarili. Ay, chichismis ko, bagamat ito naman sasabihin ng pangalan, may kinasal ako nung minsan. Sabi, parang galit na galit si babae sa lalaki, parang, misis, ikaw ba'y may gustong sabihin sa iyong kapareha? Meron na yun. Aba, ang sinabi ay, magsuklay-suklay ka naman. Nung namang naliligaw pa sa akin, ay nagpupumada ka pa. Eh ngayon mag-asawa natin, di ka na nagsusuklay, di na kaya naliligo. Ayun lang, no? Eh yung mga maliliit na bagay na yun, eh mahalaga din naman. Hindi ibig sabihin na may mga anak na kayo, busy na kayo sa buhay pa may pamilya, ay nalilimutan na rin yung mga sarili. Kung kailangan mag-aral, mag-aral. Ibig sabihin, improve yourselves. At ang relasyon dapat sa paganda, hindi sa pasama. Parang alak lamang, sabi ng mga taga-Quezon, habang tumatagal, lalo nasarap. Di ba? Hindi parang suka, habang natagal, ay umaasin. Dapat ganun po ang inyong mga relasyon, no? Simple lang naman kung gawin yan. Paglaanan lang ng isang minuto, dalawang minuto sa isang araw ay okay na yan, ha? So yan ang aking napaalala sa inyo. Hindi ang kasal ang katapusan. Bagkus ito ang simula ng inyong pagbubuo ng isang buhay. Bagong buhay bilang
mag-asawa. At sa Dakbaroon, buhay may pamilya. Kaya nandiyan po ang ating paalala. Kung ano yung katangian na meron ka ngayon, kung ang nagustuhan mo, kung ako po'y nagkakasal doon sa opisina, lagi kong tinatanong, babae, anong nagustuhan mo kay lalaki? Lalaki, anong nagustuhan mo kay babae? Hindi kailangan physical, no? Kasi meron din nagsabi sa akin, Mayor, gusto ko siya dahil masungit siya. Oh, tama, no? Kakaiba, ang iba, babalik, laging ganon, sipag. Pero yung isa kong ikinasal ay, sabi ay, Mayor, ang nagustuhan ko sa kanya ay masungit siya. So, ibig sabihin, negative man o positive, ay pinahal niya yung taong yun, di ba? So, kung ano man yung nakita ninyo, na nagustuhan ninyo, i-improve ninyo yan, no? Kung mabait man ikaw, kaya ka nagustuhan, magbait lalo, di ba? Kung ikaw ay, kung ano man, ang katangian na nagustuhan, i-improve po ninyo yan. At, sa pagsasama ninyo bilang mag-asawa, hindi mag-iwasan ang mga pagsubok. Kapag mahina ang pagmamahalan, sa konting pagsubok po, parang halaman yan na kapag hindi malalim ang uga, kapag may kaunting baha, inaanod, tinatangay. Pero kapag malalim ang pagmamahal sa isa't isa, kahit anong unos ang dadaan, parang kawayan yan. Ano po? Nasayaw lang yan sa hangin, sumasabay. Dapat ganyan din ang iyong pagsasama. Dalangin namin na mapagtagumpayan ninyo lahat ng hamon ng buhay mag-asawa. Napakarami pong hamon. Mas marami yata ang hamon kaysa sa masarap na pagkakataon, sa masayang pagkakataon. Pero sana po ang bawat hamon ang magpapatibay lalo sa inyong pagmamahal sa isa't isa. No? Bawat hamon, ang pasalin nyo yan. At para bang sa eleksyon, no? Isang guhit yan. Isang hamon, isa. Pag nakalima, ano na yung tawag doon? Diagonal. Mas matibay na kami nakadiagonal ng pagsubok na. Kasi kapag ka madali kayong sumuko, ayun ang dahilan kung bakit madaling matukso, di ba? Sumasama sa kapitbahay, ganun ba? May nangangapit. Yung sinabi ni Bukal kanina, no? Nasira ang pamilya, no? Nag-iiwalay. Yan po ang dahilan doon. Pero kapag matatag ang pagsasama, may tiwala sa isa't isa, tumatawag sa Panginoon, kung hindi kaya magdesisyon sa sarili, magpatulong sa magulang, sa mga ninong at nina. Nandiyan lang po sila para gabayan kayo. Yan ang papel ng mga ninong at nina, gabayan kayo sa inyong buhay mag-asawa. Magtanong. Ano po? Kaya, sana po kayo na ikinasal sa araw na ito, February 14, 2020, kayo ang magiging katuwang ng ating pamahalaan na mag-produce ng mga lupisenyo na balang araw maging instrumento ng kaunlaran ng bayan ito. Ang ating misyon bilang mag-asawa, bilang mamamayan, is to ensure that the next generation will be better than the present generation. Ang mga magulang ninyo, ganyan din ang gusto nila. Pinaharal nila kayo, binigyan ng magandang buhay dahil gusto nila na kung ano po ang kanilang narating sa pagkakataong ito ay malampasan ng mga anak nila. Ganun din po dapat ang inyong hangarin sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak. Na kung ano kayo meron ngayon, malalampasan kayo ng inyong mga anak. Kung mas magaling kayo ngayon, mas magaling dapat sa inyo. Kung matalino kayo, mas matalino dapat sa inyo. Kung maayos ang pamuhay, mas maayos dapat ang kanilang pamuhay kaysa sa atin. Okay? So yun po ang mission ninyo. Kaya alagaan, gabayan na mabuti ang inyong mga magiging anak. Magiging mga anak. So sa inyo po lahat, muli, maraming maraming salamat at congratulations and best wishes po sa bawat isa. Maraming maraming salamat din po, Mayor Rachel Ubana. Muli po malakas na palakpakan sa ating pamilya ng bayan at kapagpaguyod ng pamilyang Lopezeno.